Alright, so welcome back guys sa aking YouTube channel, Jan Rock Studio. Ayan, so for today's video guys, syempre upload ulit tayo ng isang patch at requested pa rin ito sa atin. Ano? So yung ating na-request sa atin po ngayon is yung Rosanna by Toto. Ayan. So sa nag-request, maraming salamat at shoutout sa idol. Ayan, so pasensya na din guys kung medyo natagalan tayo ng upload, no, kasi medyo busy tayo nitong mga nagdaang araw, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Ayan, so umpisahan natin, huwag na natin patagalin guys. So para dun sa mga bago pa lang ang MG300 nila, click muna natin guys yung ano, yung mode button dito sa ating MG300. Ayan, so meron niyang low mid high na kailangan nyo lagyan ng timbla. So ikot nyo lang yung mga knob natin dito, yung gain level and master. Tapos gayahin nyo lang yung ating timbla dyan guys. Tapos dito, ikot nyo lang yung select. Ayan. So may iba-ibang mga anto, output na amp. So pili lang ka dyan. So ang ginagamit ko guys is yung Studio Direct, no, kasi wala naman akong amplifier. Earphone lang gamit ko. So yan muna yung ginagamit ko. So after makapili kayo ng amp or dito sa Studio Direct yung nilagay, so click na natin yung save. Ayan. Tapos dito naman pili lang kayo ng napaglalagay nyo ng preset nyo guys, no. So meron yang 1 to 9 na A hanggang D. Ayan, so pili lang kayo dyan. So yung sa akin is nandito sa 3B nilagay. Kasi sunod-sunod naman yung mga patch ko dyan na ginagawa. Kaya nag-adjust lang ako ng isang letter. Ayan, so umpisahan natin. So click muna natin guys yung edit, no, dito sa ating MV300. Ayan. So click naman natin tong group module na left arrow. So punta muna tayo ng compressor. Ayan. So bali gawin natin, umpisahan natin sa unang-una, sa unahan, para masundan nyo ng ayos yung timpla natin. No? So kung mapapansin nyo guys, naka-effect bypass yan. Tsaka wala rin siyang logo, kundi katulad nung iba. So ibig sabihin, wala tayong nilagay dyan na compressor. No? So lipat na tayo ng effects. Click natin tong group module na right arrow. Ayan. So dito naman sa effects, ikot nyo lang tong select na knob para mamili siya ng effects niya. So hanapin nyo lang tong red distortion. So ginamit natin is red distortion. So ito yung kanyang level, tone, at saka drive. Ayan, so yung kanyang level, kung mapansin nyo, mababa lang siya ng konti sa kalahati. Tapos yung ating tone naman dito is mataas naman siya ng konti sa kalahati. Ayan. Tapos yung drive, ayan, so mababa na sa full ng konti lang. So screenshot nyo lang, copy. Ayan, or direct copy nyo na habang pinapanood yung video. Okay, so lipat na tayo ng amplifier. So dito sa effects guys, hanapin nyo lang red dist. So red distortion, hanapin nyo lang. So click na natin yung group module na right arrow ulit. Lipat tayo ng amp. Okay, so ginamit naman natin dito is British 800 na amp simulator guys. Ayan. So ayan yung kanyang gain, presence, and level. So yung gain niya, so nakapantay naman siya. So mga 3 o'clock to, sakto, no. Tapos yung kanyang presence is sakto rin sa gitna, so 12 o'clock. Ayan. Tapos yung kanyang level is tingin ko mga 10 or 11 sa gitna. Ayan, 10 or 11 o'clock. Okay, so click ulit natin group module na right arrow. Lipat tayo ng ibang button. So dito naman yung kanyang bass, mid, and treble. So sa bass niya, mga 11 o'clock. Tapos yung mid is pumitik lang ng konti sa 9 o'clock yan guys. So nakita nyo naman yung style ng kanyang arrow. So mapapansin nyo yan sa MU300 nyo guys. So pwede nyo makakopy nyo naman yan. Yung mga linya yan, yung tamang niya. Okay, tapos yung treble niya is nasa middle. So naka 12 o'clock to. Sa gitna guys. Ayun. So, ano pa? Lipat tayo ng cabinet. So, click ulit natin yung group module na right arrow. Alright. So, dito, ginamit naman natin, guys. So, hindi ata ito, guys, yung sorry. Hindi ata ito yung preferred na cab na ginamit ko rito. So, hanapin nyo lang itong rectifier 412.
So nakalagay dyan is mesa. Mesa boogie ata ito guys. Rectifier. Rectifier 412 yung kanya, yung ginamit natin dito ng cabinet. So kung hindi yung preferred, pagdating nyo sa cab at hindi lumabas, so ikot nyo lang yung select na pihitan. Tapos hanapin nyo tong rectifier 412 na mesa boogie. Ayan. So sa mic naman guys, ginamit natin is condenser U87 na mic. Ayan. At yung position ng mic nya, so ikot-ikot natin tong level. So ito yung una, padalawa, patatlo. So dito tayo sa padalawa lang, balik natin. Ayan. Okay, so sa cabinet guys is rectifier 412 na mesa boogie. At sa mic is condenser U87. Okay, so lipat tayo ng equalizer. So click ulit natin itong group module na right arrow. Yun. So dito naman guys, sa equalizer hindi naman siya masyadong ano. Kunti-kunti lang siguro yung nabago rito. Yan, basta diskarte lang dito. Itapat nyo lang yung mga boto na yan sa mga... Kung nakatapat man sa guhit, mas okay. So kung hindi, so... kumbaga tansyahan lang guys. Basta i-level nyo lang siya. Doon kayo magbase sa mga guhit, yung dulo ng knob para makuha nyo ng ayos yung timpla natin dito sa ating equalizer. Okay, tapos yung red dot na yan sa left side, ibig sabihin yan, tatlo lang yung gagana kapag nasa left side siya. Kasi yung pinipihit lang namin, naman natin dito is yung gain, level, and master, di ba? So, click natin yung group module na right arrow, lilipat doon yung red dot. Yun, so yung tatlo naman ang pwede natin pihitin. Okay, so yun lang. Lipat tayo ng noise reduction guys. So click ulit natin yung group module na right arrow. Ayan. So dito naman guys, naglalagay lang naman ako dito kasi iba issue yung gitara ko. So like ko naman sinasabi sa mga video ko guys. So kung wala namang ingay, hindi naman nag-hum yung mga gitara. So pwede nyo namang hindi lagyan ng noise reduction. Mas okay yun dahil hindi mababawasan ng sustain yung tunog. Diba? So naglalagay lang naman ako nito guys kapag ano, kasi may hum nga yung aking gitara, may naiingay ng konti kapag lalo na pag distorted na guys. So kung wala, pwedeng wag niyo lagyan. So kung meron, lagyan niyo. At wag niyo lang itataas yung threshold guys ng mataas kasi yung sustain niya napuputol. Okay, so yun lang, lipat tayo ng modulation. Click natin group module na right arrow. So kung mapapansin niyo, naka-effect bypass na yan, wala rin logo guys. So ibig sabihin wala tayong nilagay dito sa ating modulation. So, lipat na tayo ng delay. Click ulit natin yung group module na right arrow. Ayan. So, dito, syempre, naka-effect bypass din. Wala rin logo. So, wala tayong nilagay dyan. Kaya, lipat na tayo ng reverb. Ayan. So, makikita nyo, may logo, di ba, sa reverb. Sabihin, may nilagay tayo. So, click natin yung group module na right arrow ulit. Yun. So, dito guys, ang ginamit natin is spring na reverb. Ayan. So para naman hindi maging dry yung tunog natin, kumbaga, so nilagyan natin siya ng reverb, no? Para naman, kumbaga, ano, gumanda-ganda ng konti yung tunog natin. Yun. So yan yung kanyang mix and decay. So tingin ko mababa lang naman ng konti sa kalahati itong timpla niya. At tingin ko pantay lang naman sila, no? Or mataas lang ng konti yung decay. Yan. So mababa lang sila ng tagka-konti sa kalahati. Yun, so lipat tayo ng ano. Sa dulo nito guys, meron pang isa, yung pedal level. So click natin itong group module na right arrow ulit. Ayan, so yung level natin dito, ayan, mababa lang. Kasi tingin ko malakas yung ano eh, yung ating amp dito. Malakas yung volume ng amp niya. So ano yan, tansyahin nyo lang guys kung anong tunog sa inyo. Kung malakas sa output nyo. So ano, kung mahina sa output nyo pala, so angat nyo lang to. Pwede rin kayo mag-volume sa amp. May volume din doon. Basta ano lang, isakto nyo lang. May volume tayo sa amp. Meron din tayo doon sa, ano, sa effects. So, i-ano nyo lang yun. Kumbaga, i-balance nyo lang guys. No? Tapos, may volume din tayo dito. Ma-ano nyo naman yan, mapapansin nyo yan. Okay, so, doon sa mga wala pang pedal level guys, yung nasa dulong yan, mag-update lang kayo sa version 3 using PC. So, kailangan nyo pong mag-update doon. Okay? So, yun lang. After nyan, click natin save. Tapos dito, lagyan natin ang pangalan. Ikot lahat natin yung select. Yan, yun ang pagpili ng pangalan. Tapos ang space is yung group module. Yan, o. Tapos yung space na blanco. So ito yun, yung nasa baba. Ito. Yan. So bahala na kayo dyan, guys, kung anong gustong pangalan nyo, nalagay nyo dyan. Ayan, guys. So senior cut ko na, no? Nilagyan ko na siya ng pangalan. So pili, ano lang kayo? So, kayo na yung bahala kung ano yung pangalan nilalagay nyo. So, nilagay ko dyan is Toto Patch. Ayan.
So after nyan, click natin guys yung save. Ayun, so meron na tayong Rosanna by Toto na patch yun. So maraming salamat ulit sa nag-request at i-request mo tong kantang to. So pasensya na rin kung medyo natagalan guys no, kasi busy nga tayo nitong mga nakarang araw din. Ayun, so sa mga ano po, sa mga na-request pa, so antay-antay lang po kayo at gagawin po natin ng patch yan basta kaya lang ng MU300 natin. So sana makagawa pa agad-agad ako ng mga video lalo na yung mga request po sa akin. Yun, so maraming salamat at huwag niyo makalimutan guys mag-subscribe sa channel ko para updated pa ka sa mga video pa na i-upload ko. So marami pa tayong i-upload basta kaya lang ng MG300 natin guys. Yan, so yun lang. Thank you.